I think that she'll never see a poem as lovely as a tree. A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray. Bow. Talent ka pala sa declamation. Ang ganda naman ng tula mo. Hi, David! Hi, Sam! Oo naman! And you know me, I love the environment! At maling na, di ba, ma-inspire ko pa sa lamagtaling ng puno. Di ba? Uy, may video call tayo. Hello po kayo, David, Ate Karen, at kayo, Sam. Nagpapatubo po kami ng halaman para po sa group project namin sa school. May tinanim na po kami ng isang linggo, pero parang namatay po. Ano po ba ang dapat namin gawin para hindi na po maulit ito? Maraming salamat po! Wait lang guys, parang nasobrahan sa tubig, no? Nako, sabi nga nila, lahat ng sobra masama. Tulad sa pagdidilig ng plants. Hindi ibig sabihin, pag sinobra natin yung tubig ngayon, ay hindi na natin kailangan diligan araw-araw. Ang pagpapalaki ng halaman parang friendship yan eh. Dapat kilalanin natin para malaman natin kung paano maalagaan. Wow! Hugot! O, paano? Pwede niyo ba kami samahan sa isang super enjoy na tour tungkol sa mga halaman? Ako si David. Hi! I'm Karen! Ako naman si Sam. At ito ang... Puno ng Buhay! Buhay! Bago tayo mag-start sa ating adventure, kailangan siguraduhin natin kumpleto ang ating gamit. Sam, nadala mo ba lahat ng gamit natin? Oo naman, David. Lahat nasa bag ko na. Nice one, Sam. Halika, samahan niyo kaming magtanim. Ikaw ba, Sam? Gano'ng karami alam mo sa pagplant? Actually, David, ang alam ko lang sa pagtanim. Yung mga nilalaro kong farming game sa phone ko, sikat yun, di ba? Oo nga, no? Usong-uso yan ngayon. Pero mas okay pa rin pagka na-experience natin ang pagtanim sa totoong buhay. That way, mas makikilala natin ang mga plants. Ano? Excited na ba kayo? Ako, excited na ako. I'm sure sila rin. Ngayon, alamin natin ang iba't ibang klase ng plants at ang mga parts nito para matuto tayong mag-alaga ng ating halaman at ang kalikasan din. Eh, saan ba tayo magsimula, David? Magsisimula tayo sa mga parts ng plant. Better yet, magsimula tayo kung saan talaga sila nagsisimula. Sa seed o binhi. Alam niyo ba kung anong buto ng plant to? Hindi eh. Kayo, alam niyo ba? Ang napili nating itanim ay ang nara. Nara pala to? Halika, tulungan natin si David at Sam at alamin natin kung ano ang nara tree sa pamamagitan ng tulong ng aking kaibigan. Ako, si Dayan Nara, ang ina ng mga puno ng Nara. Ako, ang pambansang puno, ang sumisimbolo ng lakas ng Pilipino. Halimbawa, alam niyo ba ang malalaking puno tulad namin ay malaki rin ang niaambag na oxygen para sa mga tao at mga hayop? Kaya rin namin palamigin ang paligid. Pagsama-sama kami, napapababa namin ang temperatura sa isang lugar. Ang galing ko, di ba? Tingnan nyo to. Ganito pala itsura ng Nara seed. Hindi pa yan yung mismo. Ang kanyang seed o butil ay yung nasa loob niyan. Ito, tinan mo. Yan, ganyan yung nasa loob niyan. Oh. Ang tawag naman dito ay samara o winged fruit. Ito yung parang pakpak na nakikita natin sa bunga ng Nara. Ito rin yung rason kung ba't nililipad siya at nakakalat yung mga seed ng Nara kung saan-saan. Kung magtatanim tayo, ito ang ilang sa mga tips namin. Una,
Siguruhin nating maganda at malusog ang butil na itatanim. Hindi dapat itutuyot para sure natutubo at di sayang ang effort nyo. Pangalawa, itanim ang buto sa matabang lupa o yung sagana sa nutrients para tama ang paglaki ng halaman. At pangatlo, siguraduhin rin na masisikatan ng araw ang tumutubong halaman. Mukhang simple lang, no? Pero David, kailan patutubo itong mga butong to? Hinihintay na namin, gusto namin makita eh. Kailangan ng medyo mahabang panahon para maging ganap na puno ang halaman natin. Pagka medyo matibay na yung kanyang stems at may dahon na, eh pwede nating ilipat mula sa paso diretso na sa lupa. At pag nakatubo na ng malalim yung ugat niya sa lupa, pwede na siyang mabuhay mag-isa. Wow! Independent, no? Tama! Hindi natin siya kailangan biligan araw-araw. Mabilis rin ang paglaki nito sa unang apat na taon. Lumalaki ito hanggang 35 meters. Pero medyo matagal pala tayo maghihintay, no? Pero okay lang yan. Willing naman tayo maghintay, di ba? Pero, alam mo ba kung ano maganda gawin habang hinihintay ating tumubo itong mga buto? Ano yun, Sam? Kumain! Yun yun! Pinaka-importante. Yun yung pinaka-masarap gawin sa lahat. Tingnan niyo itong Nara plant, oh. Katutubo lang niya. Pero David, kapag ba tumubo yan, paano natin masisiguro na magiging maganda yung paglaki niyan? Alam ko na. Para mas lalo pa tayong ma-inspire at maharap natin yung sagot sa ating mga tanong, pumunta tayo kung saan naglalakihan at nagagandahan ang mga Nara tree at iba pang halaman. Tara! Tara! Bye-bye! Bye-bye! Grabe. Grabe talaga, David. Alam mo yung... Ayun o, ang ganda dito tapos ang fresh pa ng hangin. Alam mo yung buhay na buhay yung ganda ng paligid. Speaking of buhay, tama ka, Sam. Tulad ng tao at hayop, may buhay rin ang ating mga halaman. Ibig sabihin, may mga nangyayaring proseso at iba't ibang bahagi sa loob niya na tumutulong para lumaki at mabuhay siya ng ganyan. Oh, grabe nga ito, no? Galing, no? Ang mga halamang katulad ko ay maraming parte o bahagi. Mayroon akong ugat o roots, tangkay o stems o trunk, dahon o leaves, bulaklak o flowers, bunga o fruit, at syempre, buto or seeds. Bawat isa ay may mahalagang papel sa pagtubo ko at paglaki. Anong ginagawa natin pag nagugutom tayo? Nagbubukas ng rep tsaka naghahanap ng pagkain? Tama! At kumakain tayo gamit bibig. Ganyan din pag sa halaman. Bibig? Bibig. Kaya kong gumawa ng pagkain gamit ang aking mga dahon o leaves, carbon dioxide, tubig, sunlight, at konting minerals lang ang kailangan, mabubusog na ako. Alam nyo ba na maraming gamit ang aking dahon? Unang-una, dahil malalago ang mga to, nagbibigay ako ng dilim sa paligid. Mas presko at malamig rin pag sumilong ka sa akin. Kumukuha ang mga dahon ng carbon dioxide mula sa hangin. At syempre, light mula sa sun. Kailangan rin ng plants ng tubig galing lupa para makapagdala ng nutrients mula sa soil na nakukuha ng ugat at ipinapadala papunta sa mga dahon at iba pang parte ng halaman para makagawa ang halaman ng sariling pagkain. Dito nagmumula ang energy nila na ginagamit sa kanilang paglaki. Grabe no, so sa lawak ng lupain na to, edi parang nagbubuffet lagi yung mga halaman, no? Oo nga. At bukod pala dun, kailangan rin ng plants ng iba pang sustansya mula sa lupa tulad ng nitrogen, iron, magnesium, phosphorus at potassium. Wait lang David ah, bakit nga ba kadalasan green yung kulay ng mga dahon? Dahil yan sa chlorophyll na nasa loob nila, Sam.
Eh, bakit ito? Bakit ito? Ito, pula to. O, bakit ito, hindi to green? Ano explanation yan? Eh, kasi, minsan, ang chlorophyll content ng isang dahon ay mas mababa sa iba. At saka marami rin kasing ibang klase ng pigment. At yun ang nagbibigay ng ibang kulay tulad nito. Yung pala yun, no? Pero may iba, hindi lang basta yung kulay, eh. Iba-iba rin yung hugis nila, eh, no? Tsaka yung texture mo, may iba magaspang, iba, ayan, makinis. May iba nakakatusok pa, no? Good observation, Sam. Hindi ba nga sa school tinuturo ng teacher na bawat isang uri ng halaman may kanya-kanyang katangian? May iba't ibang kulay, hugis, at pagkakaayos-ayos ng dahon at iba pa nilang bahagi. At bukod pa doon, marami pang parts ang mga halaman na tumutulong para siguraduhin tutubo ito at lalaki na maayos. Tulad ng ugat. Ang mga ugat ko ay tumutubo sa ilalim ng lupa. Ito ang sumisipsip na sustansya at tubig mula sa lupa. Ito rin ang aking pundasyon na kumakapit sa lupa, kaya ako ay mataas at malakas, umulan man o umaraw. Grabe pala itong ugat ng Nara, no? Para yung paanong halaman, kasi ito yung kumakapit dun sa lupa, eh. Tama ka dyan, Sam. Bukod sa ito ang nagsisilbing angkla o paanang halaman, tumutulong din to sa pagpigil ng soil erosion o ang paghulas ng lupa dahil sa matinding agos ng tubig ulap. Kung ang ugat ay ang paanang halaman, alam nyo ba kung ano yung katawan? Ito ba yung trunk? Tama. Ito yun, di ba? So dito pala dumadalo yung tubig tsaka yung mga pagkain na kailangan ng halaman, no? Grabe. Oh my God. Ang taas. Mula sa aking ugat, magtungo naman tayo sa tangkay o trunk para sa malalaking halaman gaya ko. Ito ang bahagi ng aming katawan na nagbibigay sa amin ng matikas na tindig. Dito rin nagmumula ang matigas na kahoy na ginagamit sa mga bahay at mga furniture. Dito dumadaan yung water at nutrients mula sa soil na nakuha ng roots. Ito rin ang humahawak sa ibang parts ng halaman tulad ng branches, leaves, at flowers. Wait, so kung lahat ng nutrients dito dumadaan papunta sa iba't ibang parte ng halaman, edi para pala tong highway. Parang ganun na nga. Ayos na ayos. So, roots, trunk, leaves, ano pa ba? Alam ko na. Doon na tayo sa pinakamakulay na part ng halaman. Yung flowers. Bulaklak. Bulaklak ang paborito kong parte. Ito ang nagpapaganda sa akin. Hanap-hanap lagi ng mga bubuyog ang aking Nara flowers dahil maganda itong source ng nectar para makagawa sila ng pulot o honey. Ang sweet ko, di ba? Ang bawat bulaklak ng halaman ay naiiba. Merong maliit tulad ng sampagita o malaki tulad ng gumamela. Mabango ang jasmine, pero hindi maganda ang amoy ng amarilyo. Ang anthurium flower ay makinis, habang ang bulaklak ng kalabasa ay makati. At iba-iba rin ang mga kulay nito. May pula, puti, pink, asul, dilaw, at marami pang iba. Ang mga bulaklak may iba't ibang shapes, sizes, color, smell, texture. Ikaw ba? Ano mong paborito mong bulaklak? Ako, sunflower. O di kaya gumamela. Wait lang, di ba yung ibang mga bulaklak nagiging fruits? Hindi lahat ng bulaklak ay nagiging prutas. Pero lahat ng prutas ay dating bulaklak. Tulad nitong kinakain natin. So dito galing yung mga seeds na tinatanim para maging mga bagong halaman? Tama yan, Sam. Pero alam mo ba, hindi lahat ng halaman ay namumulaklak. Mas kilala natin ang mga flowering plants o mga halamang namumulaklak tulad ng mangga o rosas. Pero meron ding mga non-flowering plants o mga halamang hindi namumulaklak. Instead na bulaklak, meron itong cones tulad ng nakikita natin sa mga pine trees. Uy! Sikat na sikat yun tuwing Pasko, ah! Oo. Oh, klaro na ba sa inyo ang mga bahagi at mga functions ng halaman? Ako sigurado ko, ngayon pa lang marami na silang natutunan sa tour natin, David. Sure ako dyan.
Ay, grabe. Alam mo, David, ang sarap lang tignan ng mga halaman, no? Mas maganda kaysa dun sa mga mobile games mo, no? Oo naman, no? Kasi ito 4D. Tsaka dito sa mobile games, walang zombies na kakain sa mga halaman ko. Tama. Pero wala naman talagang zombies na kumakain ng halaman. Pero kung sa bagay, meron ding mga natural factors na nakaka-apekto sa pagtubo ng halaman. At nakakasira rin ito. Eh, paano naman natin maiiwasan yun, David? Tara, ganito mag-alaga ng halaman natin. Madali lang naman kaming mahalin at alagaan. Una, diligan na lang kami 2 beses sa isang araw, tuwing umaga at hapon. Siguraduhin na nakakakuha kami na sapat na sunlight. Bakulan nyo ang paligid namin, lalo na yung maliliit na plants, para maiwasang masagi o maapakan. Pakitanggal po ang mga tuyong dahon o tangkay at mga pesteng uod na sumisira sa aming mga dahon. At kung gagamitan nyo kami ng pesticides at fertilizers, pakisiguradong organic ito. Hindi mga kemikal na maaaring makalason o magdulot ng pinsala sa mga tao at kalikasan. Kung inaalagaan natin ang mga halaman, kailangan rin natin alagaan ang ating mga sarili habang nagpapatubo tayo nito. Ganito. Una, alamin kung may mga halamang nakakapag-trigger ng allergies. Pangalawa, iwasan ang poisonous na halaman tulad ng buta-buta at ibang berries. Pangatlo, huwag bastang amuyin ang mga di kilalang bulaklak dahil toxic ang ilan sa mga ito. At huli, mag-ingat sa paghawak ng mga halamang may tinik o makati tulad ng lipang aso at lipang kalabaw. Inom lang kayo para kayo lumaking malusog, malaki at matibay. Grow strong, grow tall. Inom lang, inom. Huli ka! Kinakausap mo yung mga halaman, no? Nahuli mo ako doon, Sam. Ang nabasa ko kasi, pag kinakausap mo doon yung mga halaman, eh lalo tong lalaki. Tulad ng ibang living things, di ba? Pero alam mo, ang ganda talaga ng Nara Tree. Oo. Kapag tama talaga ang pagpapalaki sa halaman, tutubo ito ng malusog. At lalo pang lalaki at lalago. Napaka-rewarding talaga na makitang tumubo ang plants mo. Pero ayos ah, isip mo, ang dami nating natutunan ngayon. Nalaman natin na mayroong flowering at non-flowering plants. Nalaman pa natin yung mga parte ng halaman. Yung seed, yung ugat, yung tangkay, yung dahon at bulaklak. At nalaman pa natin na ang bawat parating ito ay may mahalagang papel sa buhay ng halaman. Tama. O ano? Mag-picture-picture tayo kasama ang mag-inara. Say puno ng buhay! Puno ng buhay! Salamat sa pagsama sa tour namin, ha? Ang sarap naman sa pakiramdam na i-share sa inyo na ang mga halaman ay malaking parte ng kalikasan. Ngayon, kayo naman lumabas at i-enjoy ang nature. Maraming masaya at makulay na mundo sa labas ng mobile games. Tama! Pwede nyo nang isama ang iyong family, friends, at classmates. Maggrupo-grupo kayo, tapos pag-usapan nyo kung ano yung gusto nyong halaman at paano ito itanim, alagaan, at palakihin. Siguradong mag-e-enjoy kayo at marami pang matututunan. O paano? See you ulit! Dito sa Puno ng Buhay!